Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw na to mga boss, magpapalit tayo ng ating stereo from this 1DIN into this 2DIN Android car stereo. So, sa mga gustong matutunan mga boss kung paano magpalit niyan, yung wiring then yung installation, panoorin niyo po yung video natin for today. Guys, yung bago nating car stereo na ikakabit ngayon dito. So sa mga magtatanong kung saan nakakabili nito, ilalagay ko na lang po yung kanyang product link sa video description and then sa pin comments. Tapos, syempre, bago natin i-install yan, every time na magkakaroon ako ng major electrical job sa aking sasakyan, lagi kong sinasabi na tanggalin nyo muna yung negative terminal ng battery to avoid short circuit. Tapos, bago nyo hugutin ng tuluyan, itong sa hazard button natin, meron niyang harness, so hugutin nyo muna yan. Okay. Tapos, ito, yung para sa air swing. Okay, so nakakabit lang yan sa ilalim, dudukutin nyo yan doon. O kaya, ayan, sa akin kasi tinanggal ko na kanina. Ayan, so yung mga connection sa likod ng stereo, tanggalin nyo muna. Include nyo na rin tong harness. Wait lang, yung harness, hindi ko matanggal, nakaharang yung antenna nung stereo. Tanggalin ko muna yung antenna. Ayan. Tapos, hugutin nyo na yung harness. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito, yung antenna ng radio. Natanggal nyo na lahat, makukuha nyo na to. Ngayon guys, makikita nyo rito sa ating likod ng stereo. Kinabit ko muna siya. May mga wirings dyan. Ayan. Tapos meron din ibang wires na hindi ko na ginamit kasi hindi naman kailangan. So pinakakailangan lang naman dyan yung main power line. Ito, tsaka itong pula. Tapos yung ground wire. Okay. Tapos, syempre, yung speaker wires. Ito yung speaker wires natin. Apat na pares yan. Makikita nyo rito, itong yellow green na to, papunta rito sa front left yan. Tapos, itong gray na to, is papunta naman sa front right. Itong dalawang pares na to naman, yung papunta sa ating rear. Okay? So, rear, left, and right. Mamaya, hindi na natin alam, syempre, kung alin dyan yung right, tsaka left. Pero, actually, pwede nyo pang pagbasihan yung lumang speaker. Okay, lumang stereo pala rather. Makikita nyo, yung lumang wiring niya is white and black. Okay, so since tama naman din yung ginawa akong connection dito dati, ako rin naman na nag-install nito. Yung white and black na to, sabi rito, pag white and black, rear right. Ayan o, rear right. Okay, so ito yon. Yung merong yellow tsaka gray. Tapos itong may yellow tsaka blue naman ang rear left ko. Okay, so kabisado ko na to. Okay, so dyan natin ikakabit mamaya sa speaker. Ito naman yung wiring ngayon. Yung harness ng bago nating stereo, nakalagay din naman rear right. Okay, rear left. Yan lang, ililipat lang natin to. Okay, one by one na lang siguro ang gagawin natin. Pag tinanggal natin yung sa rear right, ililipat naman natin to. Okay, para hindi na lang nakakalito. Tsaka para masundan nyo na rin. So, unahin na natin tong wire ng front left natin. Ito naman yung speaker front left natin eh. Okay. So, yun na rin yung magiging basis nyo. Yung dating stereo, violet, ay purple, ayun o, front left nakalagay. Speaker front left, eto yun. Okay, so tanggalin nyo lang muna yung ano nyan, balot. Tapos, syempre may mga magtatanong kung may polarity yung mga wires. Actually, may mga speaker na merong polarity, meron din namang wala. Ngayon, para hindi na lang kayo malito, makikita nyo naman, di ba, yung old connection nyo, yung isa solid violet. Positive yan. Kapag merong black, negative yon. So, sundin nyo na lang din yon. Okay? So, ito na lang yung magsisibi nating negative nung sa dating speaker. Ito naman yung sa positive. Tapos, hahanapin nyo ngayon dito, sa bagong harness, yung front left. Front left. So, itong brown. Asan na yung isa pang brown? Ay, hindi. Front left pala. Ito palang gray. White rather. Front left. Ayan. Front left. Tapos, tinanggal natin yung merong black. Okay, so negative. Hanapin nyo yung meron ding block dito. Ito yun. Ayan. So, pre-cut na yan. Naka-pre-cut. Okay. Ayan o, kagaya nyan. Okay. Tapos, yun yung ikakabit nyo ngayon dito. Ayan. Siya yung ikakabit nyo ngayon dito.
Yan. Tapos syempre balutin natin ang electrical tape yan. Next yung kanyang kapartner, ito. Ayan. Then hanapin yung white naman kanina na front left, ito. Then sila naman yung pagdudugtungin natin ngayon. Tapos tayo sa front left, hanapin nyo naman yung front right ngayon. Ito. Okay. So, ang gagawin nyo lang mga bossing, iisa-isahin nyo lang yung pagtatanggal para hindi kayo nalilito. Ayan. So, ngayon hahanapin nyo rito yung front right. FR, itong gray, tapos may kapartner yan gray din syempre, ayan, ayan FR front right, so negative ito, ayan, since gray white yung kulay nito, gray black pala rather, ito yung may negative, so yan na rin yung kakabitan natin. Yan. Tapos kunin niyo rin yung isang gray din. Okay? Then splice niyo na diyan. Ngayon naman sa rear speaker na tayo mga bossing. Okay? Dito tayo sa hindi na natin alam dito kung alin yung right and left, basta ang alam natin rear ito. Kaya ang pagbabasehan na natin yung luma nating stereo. So sabi dito, yung white black daw ay sa rear right. White black ito. White black. So ang kadugtong niya is itong gray and yellow na to. Okay? So rear right daw to. Rear right. Ayan. So alin dito yung negative, itong gray. Ayan. So dito sa bago nating harness, ang rear right dito is violet. Violet ang rear right. Rewrite violet, so negative etong isa. Okay, so dyan natin i-coconnect yung bagong tanggal natin na wire. Ito. Ayan. Tapos kunin yung isa pang wire ng violet. Doon naman sa kapartner na wire. Which is itong yellow. Ayan. Then last speaker wire na tayo mga bossing. Last speaker wire natin is ito. Yung ating rear left. So alam na natin na yan na lang yun. Rear left na lang natitira. So positive pala tong una ko natanggal. Wire natin para sa speaker. Okay. So green wire. Medyo maikli siya. Ayan, so ikakabit na natin yung last wire ng speaker wire natin.
Ang remaining wires na kailangan nating ikabit ngayon is tatlo. Positive, pero accessory line to. Itong dilaw, ito yung naka-bypass sa ating ignition switch. So may power to kahit naka-turn off yung ating ignition switch, pero dumaan to sa fuse. Tapos itong isa, ground wire syempre. Kaya nga black yan, ground wire yan. Okay, so dyan na rin tayo magkakabit. Ay, makikita nyo, ground wire yan. Dito pa nga nakakabit. Okay, so ito na, gagamitin natin na wiring. Kabit na muna natin yung ground wire natin. Ayan, nakalagay GND, ground. Okay, so dyan natin ikakabit ngayon tong harness na bago. Next na natin, syempre, itong accessory line natin. Itong pula, yung lumang pula. Wait lang, ito. Itong lumang pula na to. Sunod na natin yan. Tapos, kunin nyo rin itong pula. Itong bagong harness natin. Yan yung pagdudugtongin natin ngayon. Then last, yung ating main power line, itong dilaw na wire na to. Ayan. Ito guys, yung wire na nakarekta sa ating ignition switch. Hindi yan dumaan sa on or off, nakarekta to sa ignition switch, kaya kahit naka-off pa yung ating ignition switch, may power yan. Okay, pero dumaan to sa fuse, kaya safe din ang wire na to. Ayan. Okay, so natanggal na natin yung lumang harness, naikabit na natin yung bago, hinangin na lang natin to. Tapos na yung ating harness para dun sa main line ng ating stereo. So bago natin i-fix lahat yan, kailangan muna nating matest. Okay, so i-connection muna natin dito sa ating stereo. Yan. Tapos ito, kailangan natin itong ilagay. Ito, magagamit nito kung maglalagay kayo ng iba pang video input tsaka output. So, halimbawa, yung headrest monitor, pwede nyo itong kabitan para yung mga pasahero nyo sa likod makakanood din. Ano pa ba? TV Plus. Okay? Tapos, connection para sa subwoofer o kaya naman sa ating amplifier. Kung maglalagdag kayo ng amplifier, magsisetup kayo ng sound system dito. Ito, pwede nyo itong ikabit. Pero kung hindi na kayo magsisetup, kahit naman hindi nyo na ikabit ito ngayon. Okay? Tapos, ito yung ating rear camera na included sa package. Ayan. Meron siya kasamang rear camera para sa parking assist. Optional kung ikakabit nyo rin to. Okay, so pagagapangin nyo lang naman to. Tapos, kailangan nyo nga ikabit ito para maikabit yung rear camera. Tapos, syempre, ikakabit nyo rito sa likod. Ito, sa slot na yan. Ayan. Diyan nyo lang naman yan ikakabit. Okay. Ako kasi hindi ko na siya ikakabit. Why? Kasi meron na akong dashcam. Yung dashcam ko meron na rin naman yung parking assist function. So hindi ko na kailangan ng dala-dalawa pang parking assist dito. Actually hindi na nga ako tumitingin sa mga parking assist na yan pagka umaatras naman ako eh. Okay, tapos ito na lang. Ito kaya nyo to naman ikakabit para naman sa USB. So kung gusto nyo magkabit ng manood ng movies gamit yung USB, ito. Dalawa yan. Ayan, no? So, ikabit nyo na yan pareho. Yung isa, kung gusto nyo kabitan ng pang movie, tas yung isa naman, pang sounds lang, pwede naman. Ayan. So, dito, hindi nyo naman pagpapalit yung mga port na yan. Ayan. Okay. Tapos, yung GPS niya, ikinabit ko na. Ayun na yung GPS, nandito na sa loob. Ayan na yung kanyang GPS. Ito yung kanyang harness. Ayan. Tapos ikakabit nyo na lang dito yan sa likod. Okay.
Tapos, syempre, antena ng radio. Yung antena ng kotse natin, may mga ganito yung kotse ninyo. So, susuksok nyo lang dito. And then, good to go na. Okay? Testing time tayo ngayon. Ayan. So, hindi ko muna yan i-fix. Tignan muna natin. Pag turn on ang ignition switch, ayan, nag-turn on na rin siya. Tapos, asan na yung USB na kinabit ko? Okay, marami salamat ha, mga taga-seed, pearl, glass, and maririnig nyo yung ating radio, gumagana na siya ng maayos. Kung gusto nyo malaman kung tama yung connection ng ating sounds, mga speaker, punta kayo dito sa sound effects. Tapos pindutin nyo to. Yun yung dalawang speaker sa dulo. Tapos, eto, parang equalizer to. Hindi ko alam kung equalizer ba na matuturing to. Kapag nasa gitna, balance, lahat ng speaker natin gumagana. Ngayon, kung gusto nyo malaman kung tama yung connection sa likod, rear left, lagay nyo rito. Then, pakinggan nyo. Dapat ang tumutunog lang na speaker yung nasa rear left ninyo. Lipat nyo naman, dapat nasa rear right lang ang tumutunog. Sa front naman, ganun din. Front left lang. Ito naman, front right lang. Kapag katama, base dito, ibig sabihin tama yung connection nyo ng speakers, okay? So, since napagana na natin yung ating stereo, kailangan naman natin malaman kung gumagana yung sa USB port na ating kinabit. Meron ako ritong USB na may mga movies. Magpiplay lang ako sandali. Okay. Para lang masigurado natin. Video. Ayan. Meron ako mga movies dito. Ayan. Apat na piraso. Ay, ano lang pala to. Ilang piraso lang. Try natin mag-play. Ayan. Ano? Okay na guys. So tapos na yung ating installation. Ngayon na lang mga bossing. Ibabalik na natin sa tamang position itong panel. Tapos syempre yung wiring natin sa loob medyo magulo pa. Ayan, pinakamaganda cable tie. I-cable tie ng maayos tapos balutin ulit ng extra electrical tape yung mga wirings para mas secure. Okay, so ganun lang kasimple mga boss yung pagkakabit nitong ating stereo. Nakita nyo naman nakapagpalit tayo from 1 din to 2 din Android car stereo, diba? So maraming salamat sa inyong panonood mga boss. At sana ngayong araw na to nagustuhan nyo yung ating video. Babalik ko na lang yung ating panel tapos na tayo. Salamat po!